Terrence Romeo laman ngayon ng balita sa showbiz at sikat na entertainment reporter at comedian na utangan din ng dati nitong asawa. Chris Mack, posibleng maagaw ng Taiwan sa pagiging naturalized player. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon nga ay natalakay natin ang maugong na isyu ngayon ukol sa dating asawa ni The Bro Terrence Romeo, kung saan ay nasangkot nga ito sa reklamo ng renta ngay ng sasakyan. At hindi lang yon, kalaunan ay napagalaman din natin na nasasangkot din ito sa isa pang reklamo. Ito nga yung investment scam, kung saan ay hindi rin biro ang kakaharapin niya dito dahil 20% ang personal na nagre-reklamo sa kanya sa pulisya. Kaya naman hindi talaga maiiwasan na mapasama si Terrence sa isyu na ito. Isa nga si Terrence sa mga malalaro sa ating pambansang liga na talaga namang pinuputak ng ilang issue sa ating industriya ng entertainment o showbiz kung tawagin. Kung kaya't dahil sa naging problema ng dati nitong asawa, ay sikat na naman ang pangalan ni Terrence sa showbiz, lalo pa nang muling madawit ang pangalan ng ex-wife nito sa post ng isang sikat na entertainment reporter o comedian na si Ogie Diaz. Bago pa man makulong si Pio White o Miss P kung tawagin sa post ni Diaz, ay nagpakawala na ng isang patamang post ito sa kanyang official social media account. Ayon dito, base sa kanyang post ay nakautang daw sa kanyang ex-wife ni Terrence. Hindi na nga binanggit ang figures kung magkano ito, pero matindi daw dito ay dalawa lamang daw sila sa napakaraming nahiraman nito. Pinunto din ni Diaz dito ang pagbigay na maganda at marangyang buhay ng asawa niya na basketball player na naging dahilan daw ngayon kung bakit lubog ito sa utang. At nang makulong nga si White, ay ito na ang naging post ni Diaz sa kanyang social media account. At nabanggit na rin niya sa comment ang mga initials ng asawa ni White na tumutukoy kay Terrence. Sa ngayon, since ex-wife na ito ni Romeo, ay palagay ko labas na siya dito. Nabasa ko nga sa mga comments sa video natin kahapon na wala nang pakialam si The Bro kung ano man ang krimen na kinasangkutan ng dati nitong asawa. Since nakikita naman natin ngayon si TR7 na focus sa paglalaro sa ating pambansang liga, at syempre inahasaan pa rin nating makabalik ito sa ating national team. At speaking of our national team, mukhang malaki ang posibilidad na maagawan pa tayo ng isang mahusay na future naturalized player ng Taiwan sa pagkatao nga ni Chris Mack. Kahapon ay natalakay din natin ang paglalaro ngayon ni Chris sa isang pro league sa bansang Taiwan, at bilang dekalibring malalaro ay maganda ngayon ang ipinapakita nito sa kanyang kupunan sa P-League. Dahil nga dito ay maraming mga Pinoy basketball fans at Gilas fans ang nag-aalala na baka posibleng maagaw pa ng Taiwan national team si Chris at gawin nila itong naturalized player. Sad to say ay hindi malabo ito, dahil nga sa kasalukuyan ay nagbi-build up ng mas malakas na kupunan ng national team ng Taiwan. Sa ngayon kasi mapapansin na natin ang pag-focus at pag-develop ng kanilang pambansang kupunan, tulad ng ginawa ng Gilas noon. Isa pa, kahit pa nga willing i-representa ni Chris ang Gilas, ay wala din naman tayong magagawa kung walang mabuong deal sa pagitan nila ng SBP. Yun nga lang, mahirap mapanood na ibang national team ang nakikinabang sa husay nito kung ang Pinas naman ang gusto niya talagang mai-representa.